Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng uling na papel. Uling siya, pero gawa siya ng papel. Papel lang gagawin ko ng uling. So, nag-switch na tayo ngayon. Gagawa tayo ng uling. So, ito na po yung mga iniipon kong mga papel, guys. Yung mga pambalot na binabalot sa mga binibili namin. So, iniipon ko lahat to unti-unti. So, ibabad ko to sa tubig para lumambot siya. Para mabilis mo lang binugin pag malambot na. So, kailangan talaga ibabad natin sa tubig bago natin patuyuin sa araw. Papel, babad ko sa tubig. Bibilugin mo lang siya ng ganito, parang ganito. Ito. Bilugin mo lang to siya. Tapos, pagkatapos nito, mabilog mo to lahat. At saka mo na to patutuyuin sa ano. Saka mo na ibilad sa araw. So, ganito yung ginagawa namin. Para magiging uling na siya. So, yung mga scratch ng mga papel niya, hindi na magagamit dyan. Bababad nyo lang sa tubig. Pagkatapos yung bababad, pag malambot na siya, bibilugin nyo lang parang ganito. Yan. Tapos pag bilog na siya lahat, saka na natin ito ipabilad sa araw. Na binilog mula pagbabad ng tubig. So, ibibilad ko na to sa araw dito ko ibibilad sa bubong namin para mainit na mainit talaga. Para madali lang siya matuyo. So pag natuyo na to, pwede na to natin gawing uling. Pwede natin ipanggatong sa tingkalan. So, ganito lang yung gagawin guys para katipid tayo sa pagbili ng uling. Kung kalan yung ginagamit natin. So ito na po guys, tuyo na po lahat yung binilad natin sa araw. So pwede na natin ito ipanggatong. Yan. Ito na yung ginagawa naming uling guys kasi mahal na mahal na yung gasol dito sa amin. Tag 1,000 mahigit na. 1,200 na. So pang ano lang to guys, pang budget lang ba para makakatipid tayo sa paggamit ng gas kasi mahal-mahal na pag naubusan kayo ng ano gasol. So pwede na lang itong gawin nating alternatibong bagay para makakatipid tayo. So yun, so yun po, mabilis lang siyang umapoy kasi gawa lang siya ng papel kaya mabilis lang siyang umapoy. So walang problema sa pagpaapoy niya kasi madali lang siyang umapoy. At kapag marami kayong niluluto, pwede nyo rin to siyang haluan ng uling kahoy. Kahit kunti lang, bili lang kayo ng isang balot na uling kahoy. Para makakatipid kayo, haluan nyo lang to ng kahit apat na piraso o tatlo. Ihalo mo lang siya. So, madali siyang
ay matagal siyang maubos kasi may uling papel siya at saka may uling kahoy. So kahit marami ang lulutuin nyo, matagal siyang maubos. Matagal yung matunaw yung ano yung uling kahoy. So nakakatipid talaga kayo dito pag ito yung ginagawa nyo. So ganito lang siya kabilis guys, mabilis siya umapoy. So makakapag luto kayo ng marami nito pag haluan nyo ng kunting uling kahoy. Kasi maganda rin naman kasi talaga yung uling kahoy kasi medyo matagal siyang malusaw, matagal siyang maabo. So alalayan nyo lang ng kahit kunti lang para matagal-tagal siya. So dito na ako nag-iinit ng tubig, nag-piprito, kahit mag-saing kanin. Yan, marami na kayong maluluto guys. So nakatipid talaga tayo dito. Ganun lang kasimple yung gagawin natin. So kung gusto nyo makakatipid, subukan nyo to guys gagawin. Dali lang naman to gawin. So yun guys, salamat po sa inyong panonood. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, pag-subscribe lang po para lagi po updated sa ating video. Maraming salamat po sa panonood.